Ay, guys, kumusta kayo dyan? So, pasensya na, no, madilim. 506 dito sa Canada, sa Toronto. Gusto kong gumawa ng video pero hindi pwede sa loob ng bahay kasi natutulog na yung mga tao. Kasi pag nagsalita ka, parang umiiko sa loob lahat eh. Okay, so gusto kong gumawa ng video. Wala lang ako magawa. So gusto kong gumawa ng video. Kasi may iniisip ako tungkol sa ano, sa Battle of the YouTubers. God bless sa inyong lahat at saka yung Diyos nag-guide sa inyo parate. Manalangin na lang kayo kung ano yung gusto nyo sa buhay tsaka yung Diyos na yung mag-guide sa inyo. So yung video ko ngayon is tungkol sa ano ba yung talaga yung pag-intindi ko sa Battle of the YouTubers na yan na boxing. Okay. May sasabihin ako pero hindi ibig sabihin na 100% ako dito sa sasabihin ko. Pero palagi ko malapit. Malapit yung ano ko, yung iniisip ko. Itong fight na to, yung Battle of the YouTubers, especially yung boxing. Hindi nila tinawag na boxing. Tinawag nila na suntukan. Kasi baka ma-technical sila kapag tinawag nila na boxing. Tinawag nila na as officially, pwede nila lang casually sabihin na boxing ito. Pero officially suntukan. Sinabi nila na suntukan kasi yung fight na ito, hindi ito sanctioned ng professional boxing. So ibig sabihin, hindi ito sanction ng WBO, WBC, WBA. So suntukan. Anong ibig sabihin diyan? Gumawa sila ng sarili nilang professional boxing association na tinawag nila na suntukan. Okay, baka mali ako, pero malapit tayo dito. Malapit tayo sa sitwasyon. Hindi naman tayo malalayo. Pero hindi naman ako mag 100%, pero lalapit tayo dito. So yung suntukan na yan, sa palagay ko, kinuna nila ng permit yan para maging official. So kita mo, meron silang sarili nilang mga rules. Walang mga weight division, walang mga may choices ka kung susuot ka ng gear o hindi. So yun yung ginawa nila. At saka sabi ni Makagago, may license siya as promoter. Promoter ng alin? Promoter ng sanctioned, professional sanctioned boxing na katulad ng mga WBA, mga ganyan. O kaya kumuha siya ng license ng isang promoter para sa suntukan lang. Baka pwede yun. Hindi naman ako bugado, di ba? Pero hindi tayo malayo dito. So yung pinapanood natin yan is within suntukan rules. Hindi amateur boxing. Hindi sanction ng amateur yan. Hindi sanctioned ng professional. So ano ba itong suntukan na to? Legit ba to o fix? Yun yung tanong dyan. Kasi pwede mong sabihin na fix yan, pero wala tayong habol dyan. Na pwede tayong mag-complain. Okay, as a consumer, pwede tayong mag-complain.
pwedeng ma maano sila ma tawag diyan ma ma ma, ma ano masisira sila sa public kasi na ano nalaman ng public na fix sila. Pero hindi sila pwedeng makulong, hindi sila pwedeng makasuhan. Yun yung public lang mismo ang mag-decide kung mana yung tuloy pa rin yung ano nila, yung pagbili nila ng produkto. Kasi entertainment 'yan. Hindi naman sila nagsasabi na totoo ito o whatever. Entertainment 'yan, katulad yan ng mga WWE. Entertainment 'yan. Dati may nangyari na 'yan lang mga 1950s yata, 40s na yung ano yung parang yung Battle of the Brains na yung mga henyo, mga tanong sinasagot ganun. Yung nangyari may isang henyo na siya yung unbeatable. Tapos nalaman pala na binigbigyan pala siya ng answers. Tapos kinasuhan yung ano yan sa TV yung binobroadcast nila. Kinasuhan sila na ganun na may cheating. Pero walang nangyari. Kasi yung ano nila, yung reason nila is this is entertainment. Parang movie ito eh. Entertainment. At saka kita niyo yung ano, yung mga reality TV shows na yan. Karamihan sa kanila yan, artista yan, hindi yan totoo. Yung mga home renovation, mga do it yourself, tapos excuse me na do it yourself na mga YouTube na nag-flip sila ng bahay tapos malaki yung kita nila. Hindi karamihan sa kanila, hindi yun talagang totoong ano, yung talagang official na mga ano, yung mga yung may mga hindi yung ano, hindi yung YouTuber lang ah. Yung official talaga na may mga andyan sa TV. Mga artista 'yan. Hindi yan marunong maggumawa. So, katulad ng dito, na mga artista sila. So, wala tayong habol dyan. Kasi, ano yan eh, entertainment yan eh. Kay Kevin the Great, yung masasabi ko, tinaloy yung mga kasama niya. Pero wala silang habol dyan. Kasi parang yung event na yan, parang si Kevin the Great, parang si Eli Sekbak na pumasok ng isang ng sparring session. Kumuha siya ng video at saka in-upload niya. Yun ang nangyari. So, pasensya. So, wala silang habol dyan. Goodness. Ay. Sorry. Wala silang habol dyan. Wala talaga silang habol sa ginawa ni Kevin the Great. Kasi parang pumasok lang siya sa ano eh, sa tawag na sparring session na, pero yung sparring session na yan parang paid. So wala silang habol kay Kevin the Great. At saka kung nagkamali din ako na may habol sila, dinilit na ni Kevin the Great yung video niya sa ano eh, sa YouTube. So ano pa bang gagawin nila? Hindi nila pwedeng kasuhan si Kevin the Great, 'di ba? Pwede nila siguro
kasuhan si Kevin the Great kung mismo sabihin nila na intellectual property yung pinasok mo kasi parang shooting scripted, so intellectual property ito. So pwede nilang kasuhan si Kevin the Great. Kalimbawa pumasok si Kevin the Great na sa ano, sa isang studio recording na hindi alam ng mga tao na kinukuha pala yung mga musika nila. So, pwede, at saka in-upload ni, ano, ni Kevin the Great. Pwede siguro na kasuhan si Kevin the Great ng mga tao sa recording na yan. So, kasi kinukuha niya yung mga intellectual property ang ganyan. So, pwede lang kasuhan siguro si Kevin the Great na sasabihin na intellectual property namin yan. Pero hindi pwede. Kasi malalaman ng public na fix pala. So, doon sila yari. At saka, hindi nila hahabulin si Kevin the Great kasi baka ma-expose sila sa ginagawa nila. Yun nga lang, kapag ma-expose sila, wala namang ang tao, at saka sinabi ko, ang tao walang habol sa kanila kasi entertainment yan. Pero bababa yung rating nila. Bababa yung income nila. So, bahala na kayo guys kung ano yung nakikita nyo sa Battle of the YouTubers. Ano. Pero sa akin, kung ako yung magsasabi, parang clear naman yung nakikita ko eh. Hindi naman parang klaro naman eh, 'di ba? Na yung ginagawa nila parang wrestling, parang reality show na fix. 'Di ba? So, hindi sila connected sa any sanctioning bodies. Pwede nilang sabihin na actually wala naman kaming ano diyan, wala naman yung grupo namin, yung suntukan, walang ano diyan. Bahala na yung mga artista, yung mga athlete nila sa kung anong gagawin nila dyan. Pwede silang magsabi ng ganyan, di ba? Hindi natin alam yung mga athlete nila, pwedeng mag-deal na kung ano-ano dyan. So, mahirap talaga yung ginagawa nila nito. Kasi confusing sa atin eh. Confusing kasi nasanay tayo na may mga official weigh-in, whatever. Kung talagang wala silang permit and everything, pwede ba natin silang habulin? Hindi pa rin. Kahit na sabihin nila na wala kaming permit as for entertainment or whatever, or wala silang permit sa suntukan, may habol ba tayo? Wala pa rin. Kasi, ang mangyayari dyan, pwede nilang palabasin na sparring ito, pero ginawa namin ng paraan na makakapera kami sa sparring. Pwede lang gawin yan. Ito is legit sparring. Pero hindi ito sanction ng any body. Pero sparring talaga to.
yun nga lang, may intent kami na pagpirahan yung ano, pagkikitaan yung ano, yung sparring, na may plano kami na ilagay namin sa pay-per-view. So pwede din sila makalusot ng ganyan. So ang video ko na ito, hindi yung para sisiraan yung Battle of the YouTubers. Ang video ko ito para i-power sa mga tao kung ano ang ano, yung kung ano sana yung ano, yung dapat ipakita nila na mga papers kung ano talaga sila. 'Di ba? So sana mag-declare sila na yung sanctioning body na ito is suntukan, which is iba ito kaysa mga WBA, WBC and everything. Tapos pwede sila magsabi na mag-post sila sa public kung ano yung rules ng suntukan na yan. At least alam natin kung ano yung tinatangkilik natin na produkto, di ba? Yung binibili natin na produkto, at least alam natin kung ano yan. So yun sana yung mas maganda, para alam natin, di ba? Alam natin kung saan tayo lulugar. Ito yung YouTube, yung video na ito, hindi yung sisiraan ko sila. Ito yung YouTube na clarification sa ano, sa Battle of the YouTubers, kung ano ba talaga yung Battle of the YouTubers. Ano ba talaga yung suntukan na yan? Sino ba nagsasanksyon sa kanila? Para naman na at least kapag bumibili tayo ng produkto nila, alam natin, 'di ba? Hindi yung parati na lang tayo nag-a-assume. Kasi kung assuming, sabi nila daw yung assuming, 'di ba? You're making an ass out of you and me. So ito na lang yung video ko, guys. Take care. Thank you for watching.